So, hi mga kaibigan. Nag-ano ako dito mga kaibigan. Nagtingin ako sa ano dito sa online. Nagtingin-tingin ako ng ano mga kaibigan sa AB Klein Einzeigen. Grabe yung ano dito mga kaibigan. Sobrang daming hiring nila. Hindi man yung ano dito mga kaibigan, yung nursing at saka yung ano. Nursing at saka yung caregiver. Grabe. Parang buong ano, parang buong Germany. Grabe yung hiring nila dito sa mga caregiver at saka nursing. So, ano, yung sa AB Klein Einzeigen, ano siya, may marami din dito mga job hiring. Kaya minsan dito ako nagtingin-tingin kasi parang ano na kasi mga kabayan, parang napag-isip-isip na ako na maghanap ng kalipatan ng trabaho kasi ano eh wala pa rin kaming trabaho hanggang ngayon. So medyo hindi pa rin siya maganda. Pero kahit papaano wala kaming trabaho mga kaibigan. Ang nakaganda lang kasi dito sa ano sa Germany, maski nagsara yung company namin, sinuportahan kami ng ano ng government. May tulong na financial na binigay yung government nila. Yun lang yung maganda dito sa ano sa bansa nila. Nag-kurzarbeit kami. Pero yun nga lang, syempre yung binibigay nila hindi na ganun parehas sa yung pinagsahuran mo talaga kami. Hindi na ganun yung parehas yung sahod na matatanggap mo kasi kurzarbeit kami. Ang kurzarbeit yun din yung paraan nila mga kaibigan na instead na i-kick out yung mga trabahante nila. So, less na lang yung pagtatrabaho at saka yung oras din na pagtatrabahuin namin. Kahit papaano, parang hindi kami ma-jobless. Yun yung parang kurzarbeit ang ibig sabihin. So, ayun, marami akong nakita dito mga hiring mga kaibigan. Ang hindi man talaga grabe, hindi man talaga yung ano, nursing at saka caregiver. Kaya kung nasa Pinas pa lang kayo at saka may bala kayong magtrabaho sa bansa nila, ano, mag-aral kayo dyan ng ano, caregiver o diba, kaya kung nurse kayo dyan sa Pinas, mag-isip-isip na kayo. Kasi maganda yung ano nila dito eh, maganda yung offer nila, lalo sa ano, mga ibigan, lalo na sa mga nursing. Ang ganda ng mga offer nila. Tapos, ang nakaganda lang kasi makibigan, kung nakapag-ausbildung ka dito sa bansa nila, maganda din ang trabaho na mapapasukan mo, na hindi ganun mahirap, hindi ganun mabigat, at saka medyo maganda din yung kita na sahod mo. Pero, pag gaya sa akin, ako din kasi hindi na ako nakapag-ausbildung kasi nahirapan kasi ako number one talaga sa language nila, kaya ano lang ako, kontento lang ako sa ano, sa trabaho na napasukan ko. Yun nga lang, medyo mabigat nga lang. Kaya lakasan lang talaga ng loob kasi medyo may kabigatan, pero ganun talaga eh. May magandang balita din para dun sa mga ano, mini job, sa mga nagpa-part-time job. May ano sila dito eh, may gi-push na parang balaod, yung parang bagong ano, under debate pa naman, parang hindi pa to siya totally approved pa, pero parang ongoing na siya, na instead 450 yung ano, yung mini job or part-time, ano na siya, 520, gi-push nila na 520, so malaking ano, malaking tulong na din yan siya, kasi ang mini job ano lang 'di ba 450, so malaking tulong din yung 520 kung matuloy siya, malaking tulong na rin yan sa mga nagpa part-time job or mini job. But tapos ang mini job is walang tax free kasi yung mini job, so
magandang balita din yan sa mga nag-part-time or sa mini-job. Tapos, ang ibang balita naman mga kaibigan ay sa effective sa July, mag-i-increase yung per hour dito. Ang minimum wage na per hour dito sa starting sa July is 10 euro on fun fetish. Pro stondo na siya. Tapos, may nag-push pa rin, under debate pa rin siya mga kaibigan, 12 euro per hour. 12 euro per hour. Pero hindi pa yan siya approved. Pero gi-push pa yan siya sa mga politician nito. So hopefully, yung 12 euro makapasa, di ba? Ma-approve. Kasi malaking tulong na rin siya kahit papaano. Kasi sobrang nagmahalan na lahat eh. Di ba? Nagmahalan na lahat. Tapos yung sahod mo hindi nag-increase. So malaking tulong din kahit papaano yung kung ma-approve mo yung 12 euro per hour. Kung nasa Pinas pa lang kayo tapos gustong-gusto nyo na makapunta ng Germany at makapagtrabaho, it's either na maghanap kayo ng AFAM gaya sa akin, di ba? O di kaya mag-aral kayo ng caregiver o di kaya kung nurse kayo, di ba? So, yan din yung paraan para maka punta-punta kayo sa bansa nila at makapagtrabaho. Kasi maganda din kasi yung policy nila mga kaibigan, lalo na sa mga nagtatrabaho, yung parang ganun. Maganda kasi kaya magdahan-dahan na kayo dyan mga kaibigan, mag-apply. Lalo na dun sa mga Pinoy or Pinay na mga nursing dyan. Naku, mag-apply na kayo, sobrang daming hiring dito oh. Grabe yung hiring nila dito mga kaibigan. Mag-apply na kayo. Hindi ko lang alam kung saan, wala akong idea kung saan kayo pwedeng mag-apply. Pero meron yang maraming agency ata o agency. So diyan niyo makikita yung So yan lang po guys, yung quick info lang po lalo na dun sa mga baka gustong-gusto niyo mag-ano, 'di ba? Malay niyo in the future makapunta kayo dito. At saka malaking tulong din kahit papaano. So, bye-bye!